Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal po naming mga tagapakinig at mga followers po natin dito sa ating pong online Bible study sa ating pong programa ng Buhay na May Layunin. At tayo po ay magpasalamat sa Diyos, mga kaibigan. Tayo po ay wala na sa mahigpit na quarantine. Ayan. Pero meron pa rin po tayong mga bagay na kailangang susundin para tayo po ay makapag-ingat at hindi po tayo mahawa ng COVID-19. And wag po kayong mag-alala kasi malapit na po tayo makagraduate. Baka po mga June 15 ay matapos na po yung ating quarantine and we will back to normal or new normal. Ayan, sabi nila new normal. Kaya patuloy po tayo na magtiwala sa Panginoon at sana po ay patuloy tayong mabuhay ng positibo, mabuhay po tayo ng masaya. Samantalang ating pong ginagawa ang layunin ng Diyos sa buhay natin. At ako po'y naniniwala na sa ating pong mga nagiging pag-aaral ay unti-unti na po nating nakikita kung ano yung layunin ng Diyos sa buhay natin. Sa nakaraan po nating pag-aaral, mga kaibigan, na atong pong napag-usapan ang unang bahagi ng kautusan ng Diyos na ito po ay nasa 10 utos. At ito po ay kung paano po natin iibigin ang Diyos. Sabi po ng banal na kasulatan sa nakaraan po nating pag-aaral, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo, at ito ang dakila at pangunang utos. Mga kaibigan, ating pong nakikita ang isa sa napakahalagang layunin at pinakapangunahing layunin ng Diyos sa buhay natin ay walang iba kundi ang ibigin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip natin. Ang tanong po ay, paano natin gagawin? O paano ko iibigin ang Diyos ng buong puso at buong kaluluwa? Sabi po dun sa pinag-aralan natin sa unang bahagi po ng 10 utos nung nakaraang pag-aaral natin, ang sabi doon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Natural po, mga kaibigan, kung tayo po ay naniniwala sa Diyos at siya po ang lumalang sa atin at siya po ang nagbibigay ng buhay sa atin araw-araw, ibig pong sabihin, dapat wala po tayong ibang bibigyan ng pansin, pahahalagahan, pupurihin at pasasalamatan sa lupang ito maliban po sa ating Panginoong Diyos. Dapat siya po ang pangunahin sa buhay natin, mga kaibigan. Ano po? Pangalawa, ang sabi po doon, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan o ng kawangisman at huwag mong yuyukuran sila upang iyong sambahin. So, atin pong napatunayan na pag-aralan sa nakaraan na sinasabi po at tinuturo sa atin ng Biblia na ang tanging paraan lang para sambahin natin ng Diyos ay yung paraan na gusto ng Diyos na gawin natin. At yan ay yung pagsambang sa Kanya lang po natin iuukol ang lahat ng ating oras, panahon para sambahin natin ang ating Panginoon. So hindi na po natin kailangan gumawa pa ng anumang mga larawan na atin pong nakikita sa ngayon. Ano po? Dahil ang gusto ng Panginoon, sa Kanya lang po tayo sasamba. At kung tayo po ay mananalangin sa Diyos, ay walang iba po na ang ating panalangin ay dapat ay atin lamang pong padadaanin o atin pong babanggitin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at wala ng iba. Pangatlo, ang sabi po doon, huwag po nating babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ibig sabihin, kailangan po nating igalang ang pangalan ng Panginoon sa lahat ng oras. Huwag po nating gamitin ang pangalan ng Diyos sa mga bagay na simple o walang kabuluhang bagay na atin pong nawawala ng halaga ang kapangyarihan at kabanalan ng pangalan ng Diyos. At ang pang-apat po, ang sabi dito ay alalahanin po natin ang araw ng Sabat upang ipangilin. Tandaan po natin, 6 na araw po ang binigay ng Diyos sa tao para gawin ang lahat ng mga personal na gawain natin o pansariling gawain natin. Pero yung 7th araw na itinakda ng Diyos sa kanyang 10 utos ay dapat po natin itong ipangilin sapagkat mismong ang Diyos, ang ayon sa ating napag-aralan, ang siyang lumalang ng 7th araw sa pamamagitan ng kanyang pangingilin, pagbasbas at pagbibigay ng halaga.
sa banal na araw na ito upang ating ipangilin. At wala na pong ibang araw na nais ang Diyos na sambahin natin siya, maliban sa ikapitong araw. So ngayong araw na ito ay atin naman pong pag-aaralan ang tungkulin natin o pag-ibig natin sa ating kapwa bilang bahagi po ng kautusan ng Diyos. Bilang pangalawang bahagi ng kautusan ng Diyos na nais niyang sundin natin sapagkat ito ang dahilan kung bakit niya tayo pinagkakalooban ng buhay. Tulad po ng mga magulang, ang tanging mithiin po ng ating Ama sa langit ay walang iba kundi ang ating kaligayahan at tagumpay sa buhay. Ano ang sinasabi ng kasulatan na tanging paraan lamang para ang tao ay maging tunay na maligaya sa gitna ng maraming mga alalahanin sa buhay? Ito po ang ating mababasa sa Biblia. Sabi po sa Apokalipsis 22:14, mapalad o sa ibang translasyon ay maligaya sila na nagsisunod ng kanyang mga utos. Ba, ibig sabihin pala mga kaibigan, ang tao pwede rin pong mabuhay ng maligaya sa mundong ito kahit na ang mundo natin ay maraming mga problema o nagbibigay sa atin ng maraming kalungkutan. Pero kaya po nating mabuhay sa mundong ito na maging maligaya. Sa paanong paraan po? Sabi po ng banal na kasulatan eh, tayo po'y magiging maligaya kapag natutunan po nating tuparin ang kanyang mga utos. Kung babasahin po natin ang banal na kasulatan, lahat ng pangako ng Diyos na pagpapala ay para lamang sa mga sumusunod sa kanyang mga utos. At gayon din ang lahat ng sumpa naman ay para doon sa mga masuwayin at mapagrebelde sa kanya. Subalit kung mahal natin mga kaibigan ng Diyos, ay dapat kasiyahan natin na siya po ay ating susundin. Kasi ang sabi po ng Biblia sa unang Juan 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ayun naman pala mga kaibigan. Sabi po dito, inuutusan tayo na kung ating pong iniibig ang Diyos, dapat tuparin natin yung kanyang mga utos. Bakit po? Kasi hindi naman daw po mabigat ang inuutos ng Panginoon sa atin na katulad ng nararamdaman at tinuturo ng iba na parabang ang bigat-bigat na sumunod tayo sa Diyos na meron pang nagsasabi na hindi raw natin kayang sundin ang utos ng Diyos o 10 utos ng Diyos. Hindi po. Kasi ang Biblia po mismo ang nagsasabi sa atin na kaya po nating sumunod. Alin po ba talaga ang mas mabigat? Ang sumunod sa utos o ang sumuway? Alin po ang mas madali, pumatay o ang hindi pumatay? Magnakaw o hindi magnakaw? Magpahinga sa Sabado o magtrabaho? Alam po ninyo mga kaibigan, parang sa tingin ko mas madali po ang sumunod kaysa sa tayo po ay sumuway. Sapagkat kung tayo po ay susunod, naroon ang blessing ng Panginoon eh. Isipin mo, 6 na araw na magtatrabaho ka. Pagkatapos eh, binigyan ka niyang Diyos ng 1 araw na kapahingan. Ayaw mo pa? Sa bagay tayo po kasi mga tao, kapag kaho tayo ay pinagpapahinga, trabaho tayo ng trabaho. Ano? Pag tayo naman ay pinagtatrabaho, pahinga naman tayo ng pahinga. Minsan hindi tayo maintindihan. Ano? Ngayon, ang totoo, kung hindi po natin mahal ang Diyos, mabigat po para sa atin ang sumunod. Tulad din ito sa pag-ibig ng tao. Kung mahal natin ang isang tao na ating napupusuan, di ba, sa mga kabataan, magaan po sa atin lahat ang gawin ng isang bagay kapag mahal natin yung tao. E nung araw, pagka nanliligaw yung mga lalaki, sasabihin nila, susungkitin ko ang buwan. Gaano kaya kahirap sungkitin ang buwan? Sungkitin ang bituin, mas malaki pa sa atin ang bituin. Pero mabigat ang lahat kung hindi natin ito gusto. Ano po? Kung ganon, kung may pag-ibig tayo sa ating kapwa, masusunod po natin ang batas ng Diyos. Lalo na ang batas ng ating pag-ibig sa kapwa. Sabi po sa ating banal na kasulatan sa Mateo 22:39, doon sa lalaking nagtanong, ang sabi niya, ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa dahil ang pag-ibig nga ay isang katuparan ng kautusan. Tandaan po natin mga kaibigan na ang utos ng Diyos ay naglalaman ng pag-ibig. Sabi ko nga po sa inyo kanina,
Ang kautusan ng Diyos ay nahahati sa dalawang tapyas na bato. So yung unang bahagi po na pinag-aralan natin nung nakaraan, yung pong pag-ibig sa Diyos. At sa pangalawang bahagi po ay ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Kaya pagka tayo po ay umiibig sa ating kapwa, dapat hindi po tayo gumagawa ng masama sa ating kapwa. Yun po ang sabi ng banal na kasulatan sa Romans chapter 13 verse 10. May isang mayaman at matalinong tao na nagtanong ulit sa ating Panginoon. Sabi niya, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Matthew 19:16-19. At sinabi niya sa kanya, bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Iisa ang mabuti. Ngunit kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos. Sinabi na sa kanya, alin-alin sa mga yon, Panginoon? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, at huwag kang sasaksi para sa kasinungalingan. So nakita po ninyo na kahit sa bagong tipan, mismo ang Panginoong Jesus tinuturo yung pagsunod sa kautusan sa sampung utos na ito ay may kinalaman sa pag-ibig sa kanyang kapwa. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung mahal natin ang ating sarili, mga kaibigan, mamahalin din natin ang ating kapwa. Sapagkat yun po ang kinapapalooban ng utos ng Diyos na walang iba kundi ang pag-ibig. Atin pong pag-aralan ang mga utos o tungkulin natin para sa ating kapwa. Ikalimang utos sa sampu, ang sabi po dito, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ito po ang kautusan ng paggalang sa kapwa, lalo na sa mga magulang at matatanda. Sabi po ng Biblia sa Epeso 6:1-3, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Yan. So, ibig sabihin, ito pong utos na ito ay may pangako. May pangako ang Diyos sa mga taong magalang sa kanilang mga magulang. Bibigyan daw po sila ng Diyos ng ano po? Ng mahabang buhay. Napakagandang pangako po niyan. Kaya kung nais po nating humaba ang buhay natin sa lupang ito, ay wag na wag po nating tatanggalin sa puso natin yung tayo po ay gumagalang sa ating mga magulang o kaya sa ating mga nakatatanda sa atin. At doon naman po sa mga lalapastangan sa kautusang ito, lalo na sa kanilang mga magulang, ganito po ang batas sa Israel noon na pinatutupad ng Diyos. Ang sabi sa Leviticus 20 verse 9, bawat isa na lumalait sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin ng walang sala. Kanyang nilait ang kanyang ama o ang kanyang ina, mabububo ang kanyang dugo sa kanya. Mabigat po ito, mga kaibigan. Kung sa batas ng Israel, ang kabayaran ng kasalanang hindi paggalang sa ating mga magulang at sa mga matatanda ay kamatayan, abay, hindi natin alam kung paano sa Diyos, ano po, ang mangyayari sa atin. Ayaw ng Diyos, mga kaibigan, nang may lapastangan sa kanyang mga anak. Nais niyang ang lahat ay matutong maging mapitagan at magagalang. Dahil ang paggalang po sa mga may edad ay itinuturo po yan ng banal na kasulatan. Sabi po sa Leviticus 19:32, titindig kayo sa harap ng mga may uban. Yan. Pagka po sa banal na kasulatan, yung pong mga may uban, yan po ay simbolo ng katandaan. Yan. So ako po medyo nagkakaroon na po ako ng marami-raming uban. Pero hindi pa naman po masyadong marami, kaya hindi pa po ako kasama doon sa katandaan. Malapit na pong tumanda. Ayan. Okay? Leviticus 19:32, sabi rito, at igagalang ninyo ang inyong Diyos, sabi niya, ako ang Panginoon. Kaya ito po, itinuturo sa atin sa banal na kasulatan. Alam po natin ninyo, dito sa atin sa Pilipinas, o sa ating mga Pilipino, naging kultura po natin yung paghalik sa kamay ng matatanda. Yung nagmamano tayo bilang paggalang po natin. Ang nakakalungkot lang, ngayon po medyo marami na pong mga kabataan ang hindi nagpa-practice nito, no? Ayan. Siguro dala po ng mga modernong karanasan na nakikita natin sa ating sanlibutan. Pero ito po ay isang napakagandang ugali na dapat na makita po sa atin, ano?
Kaya sa aking pong pamilya, sa aking mga anak, lagi ko pong itinuturo sa mga anak ko na pag merong kayong nakita o nasalubong o nakasalamuha na mga matatanda, ay dapat kayo ay magmamano, sapagkat yan ay isang napakagandang simbolo ng paggalang, no, na naging kultura nating mga Pilipino. Kaya sa mga anak, meron pong magandang payo ang Panginoon at gayon din sa mga magulang bilang paggalang natin sa isa't isa. Kasi po, alam nyo mga kaibigan, ang pinakamalapit po nating kapwa-tao ay walang iba kundi ang nasa loob mismo ng ating sambahayan. Asawa, anak, lolo, lola, ano? Yan po yung ating mga unang mga kapwa-tao na malapit sa atin. Ano po? Sabi po sa Kolosas 3:20 at 21, mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Nakita niyo po mga kaibigan, ano? Nakakalugod sa Panginoon. Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak upang huwag manghina ang loob nila. Ano pong ibig sabihin ito sa atin? Bilang paggalang natin at pagrespeto sa karapatan ng bawat isa, nakikita natin yung balancing relasyon sa loob ng ating tahanan. Yung magandang relasyon ng magulang at ng mga anak. Ano? Mahirap po kasi na ang magulang magtuturo ng isang bagay sa isang bata o sa kanyang anak kung siya mismo ay hindi nakikita na siya naman ay marunong gumalang sa mga matatanda. Ano po? So dapat, kailangan po ay sa atin mismong sarili magsisimula ang mga bagay na ito. Ang ika-anim na kautusan bilang pag-ibig natin sa kapwa po ay ito, huwag kang papatay. Ang kautusang ito po ay tungkol sa kabaitan at kagandahang loob naman natin sa ating kapwa-tao. Bakit? Sapagkat ito po ang likas ng Diyos na dapat po nating tularan. Sabi po ng Biblia sa Awit 86:15, ngunit ikaw o Panginoong Diyos ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob at katotohanan. Dapat ito po ang maging ugali natin bilang mga anak ng Diyos. At kapag ganito po ang ating pag-uugali, nakakasiguro po tayo na ang utos na ito na huwag kang papatay ay atin pong magagawang gawin sa buhay natin. Sapagkat ang sabi po sa Mateo 11:29 bilang halimbawa natin ng Panginoong Yesus, ang sabi ron, ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. Kaya dapat ito po yung maging halimbawa ng ating pag-uugali. Ano pa? Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak, alam po ba ninyo na itong mga bagay na ito na binabanggit ng Biblia po ngayon mga kaibigan, ito po kadalasan ang pinagmumulan kung bakit ang tao ay pumapatay. Yan, katulad ng galit. Ang tao pag sobrang galit at ang puso niya ay punong-puno ng galit, posible po na mangyari na siya ay gagawa ng paglabag sa utos ng Diyos na walang iba kundi ang pagpatay. At nakikita po natin yan sa ating kapaligiran. Yung pagkakaalit, kadaldalan. Yan, marami pong mga tao ang pinatay ng dahil sa kadaldalan. O kaya naman yung panglilibak. Ano? Yan. Ito po ay mga wawala sa ating lipunan kapag ka natutuhan po natin na gawin kung ano yung halimbawang ugali ng ating Panginoon. Pati ang lahat ng mga masasamang akala. Ayan, alam nyo yung masamang akala, madalas po yan nagbubunga ng galit. At kapag iyan po ay nagbunga ng galit at hindi po natin nakontrol yung sarili natin, ang pinaka-worst na gagawin natin ay ang pumatay ng ating kapwa. Ano pa? At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin na mangagpatawarang kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Epeso 4:31 at 32. Alam po ninyo mga kaibigan, pag ito ang ginawa natin at isinakabuhayan natin sa ating mga buhay araw-araw, hindi po tayo magkukumit ng kasalanang ito ng pagpatay. Tungkol sa utos na ito mga kaibigan, ganito po ang paliwanag ng Panginoon. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay.
At ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Dadapwat, sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi, ulul ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Ano po ang ibig sabihin nito na binabanggit sa Mateo 5:21 at 22? Ibig sabihin, kahit hindi raw po tayo pumapatay pa ng tao o kinukuha natin ang buhay ng may buhay, kapag napuot tayo, nagalit sa ating kapatid at minura natin siya, pinagsalitaan natin ng hindi maganda, ang sabi po ng Biblia, para na rin tayong pumapatay. At kahit magsalita tayo ng masakit sa ating kapwa, sa Diyos ay pagpatay na po yun at ito ay kasalanan. So napaka-detalyado nito mga kaibigan. Ano? And nowadays, ang mga maraming mga tao parang normal na sa kanila magmura ng magmura at murahin yung kapwa nila. Lalo na pag nagagalit sa kanila, even in social media, even in television, nakikita po natin. Ano? Pero ang hindi nila alam, ito po ay isang mabigat na kasalanan sa Diyos sapagkat ito po ay isang katumbas ng pagpatay sang-ayon sa batas ng Diyos. At ang Panginoon po mismo ang nagsasabi niya. Ano pang sabi? Unang Juan 3:15, ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Ayan, hindi po ako may sabi niyan, mga kaibigan. Nasa Unang Juan 3:15. Ang sabi, ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao at nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Walang kwenta ang buhay natin sa lupang ito kapag hindi po natin natutunang sundin ang utos na ito. Bakit po? Sapagkat kung ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay araw-araw, layunin niya na ang buhay natin ay gamitin natin sa pag-ibig natin sa ating kapwa sa pamamagitan ng hindi natin pagpatay. Sa pamamagitan ng hindi natin pagsasalita ng hindi tama sa ating kapwa. Ano pa po ang sabi ng Biblia? Leviticus 19:17, huwag ninyong kapopuutan ang inyong kapatid sa inyong puso. Tunay na inyong sasawayin ang inyong kapwa upang huwag kayong magdala ng kasalanan dahil sa kanya. Napakaganda po, ano? Pinapayuhan tayo ng Diyos, mga kaibigan, kung ano ang dapat na maging buhay natin. Sabi ni Pablo, katapus-tapusang kayong lahat ay magkaisang akala, madamayin. So sa halip na gumawa tayo ng masama, magsalita ng masama sa ating kapwa, maging madamayin tayo. Mga ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagpakumbabang pag-iisip na huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Ayan, kadalasan po kasi ang nagiging pasimula ng pagpatay ng tao, yung pagganti. Ano ho? Yan yung isa sa pinakamabigat na minsan nagiging dahilan. Ayan. So, wag nating gantihan ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta. Kundi ano po ang sabi ni Pablo? Kundi ng pagpapala. Sapagkat dahil dito tayo, kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Unang Pedro 3:8-9. Sabi sa atin ng Biblia, napaka-importante po mga kaibigan na tayo ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. Puntahan po natin ang 7th utos. Ang sabi po dito, huwag kang mangangalo niya. Ito pong kautosang ito ay tungkol sa likas ng kalinisan o kadalisayan ng puso, lalo na po sa ating pakikipag-ugnayan ng lalaki at babae. Ano po ang payo sa atin ng Biblia tungkol dito para ito po ay masunod natin? Hebreo 13:4, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa. Ayan, tandaan po natin to mga kaibigan. At huwag nawang magkadungis ang higaan. Okay, mga young people, please listen to this. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan ng mag-asawa. Sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalo niya ay pawang hahatulan ng Diyos. Tandaan po natin, meron pong paghatol sa mga tao na nagkukumit ng pangangalo niya. Ayaw po kasi ng Diyos ng kalaswaan, mga kaibigan. O kaya ng kabastusan, o kaya ng pakikiapid. Dahil tatandaan natin na ang pag-aasawa ay banal sa Diyos.
At ang mga dumudungis dito ay walang sawang parurusahan. Walang pagsalang parurusahan ng Diyos. Ang pagsiping o pakikipagtalik, mga kaibigan, mga young people, ay itinalaga ng Diyos sa mag-asawa lamang. Ang gumawa nito na labas sa pag-aasawa o sa marriage, ang sabi po ng Biblia, ay magkakaroon ng kaparusahan. Sino lamang po ang papayagan ng Diyos na papasok sa kaharian ng Diyos o kaharian ng langit? Sabi po sa 1 Korinto 6:9 at 10, huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, yan, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Napakaliwanag po niyan, mga kaibigan, na binabanggit po sa atin ang banal na kasulatan, na itinuturo po sa atin na ang pangangalo niya at ang pakikiapid ay hindi po pinapayagan ng Diyos. Tandaan natin, ha? Kung tayo man ay nasa ganitong kalagayan, ano? Alam nyo, ang mundo natin ngayon, sa halip na magkaroon ng pagbabagong espiritual, ay lalong ang moralidad ay pababa ng pababa sa ating mundo ngayon. May mga nagsusulong po na ang lalaki at lalaki pwede nang ikasan. Kahit dito sa atin sa Pilipinas, sa ibang bansa, ginagawa na po yan. Babae, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Binibigyan ng karapatan na sila po ay makasal. Okay? Mabindisyonan. Paano mo bibindisyonan yung isang bagay na hindi naman sinang-ayunan ng Diyos? Na sang-ayon sa banal na kasulatan, ang nilalang ng Diyos ay lalaki at babae. At nang ang Diyos ay magkasal sa halamanan ng Eden, ang kanyang ikinasal po ay lalaki at babae lang. Kaya nakakatakot po, dahil ngayon ang sanlibutan puno po ng gaya nito, na ayaw na ayaw ng Diyos. Mga lalaki nakikiugnay sa kapwa lalaki, gayon din sa babae. Sa ibang mga lugar, katulad ng sinabi ko, ginagawa na po itong normal. At balang araw dito sa atin sa Pilipinas, maaaring maging normal na rin po, kasi marami pong nagsusulong ngayon yan, na pinapayagang ikasal at magsama tulad ng mag-asawa. Ang kasalanan pong tulad nito, alam po ba ninyo, mga kaibigan, sa Biblia, ang kasalanan pong tulad nito ang dahilan kung bakit hinukuman ng Diyos at nilipol ang mga nananahan sa Sodom at Gomora. Wala silang malay at dumating na ang kanilang panahon. Nag-alala, nagpapaalala po sa atin ang Panginoon tungkol sa kadalisayan ng ating puso at isipin na dapat natin itong ingatan. Kaya dapat pahalagahan po natin. Ang sabi po ng Mateo 5:27-28, narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalo niya, sabi ng Panginoong Hesus. Dadapwat, sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala ng pangangalo niya sa kanyang puso. Napaka-detalye na naman po ng sinabi ng ating Panginoong Hesus. Hindi lang yung aagawin mo yung hindi lang yung magsasama kayo ng isang taong may asawa na. Okay? Kundi ang sabi po dito ng banal na kasulatan, mag-isip ka lang, ha, ng isang masamang pag-iisip ng may pagnanasa, ito po ay isang pangangalo niya. Pagtingin pa lang sa isang babae na may taglay ng masamang hangad, tayo po ay nagkakasala ng pangangalo niya. Kaya dapat maging maingat po tayo. Bago tayo makapasok sa langit, dapat siguruhin nating magtatagumpay tayo sa kasalanan dito sa lupa, sa tulong at kapangyarihan ng Diyos, at kung hindi, ay hindi po tayo papayagang pumasok doon. Sabi po ng Apokalipsis 21:27, at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o maruming pag-iisip, o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Kaya mag-ingat po tayo, kasi baka ito po ang maging dahilan ng hindi natin pagpasok sa langit. Baka ito po ang maging dahilan na mawala ng saysay ang buhay natin sa lupang ito, dahil hindi po natin ginawa kung ano yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Baka ito po ang maging daan na ang pananampalataya natin na nagligtas sa atin ay mawalan ng kabuluhan. Ang dapat po nating laging idalangin sa Diyos ay ito,
Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking pag-iisip at tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Napakagandang panalangin po ni David, na dapat ito po'y maging panalangin din natin sa awit 139:23-24. Kilala natin si Jose, ano po, na dinala ng isang hindi magandang karanasan sa bansang Ehipto. At siya po ay nagtrabaho sa isang bahay ng isang mataas na opisyal ng Egypt na tinatawag po nilang Potipar. Nung si Jose ay tuksuhin ng magandang asawa ng kanyang among si Potipar, ay ganito po ang kanyang sinabi sa asawa ni Potipar. Paano ngang aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Ayan. Ya, alam nyo, isang magandang bagay po dito sa karanasan ni Jose na natala sa Genesis 39:9 ay sa lahat ng oras, kaya naging matagumpay si Jose sa mga tuksong ito sapagkat sa lahat ng oras, hindi tinatanggal ni Joseph sa puso niya ang Panginoon. Hindi inaalis ni Joseph ang kahalagahan ng utos ng Diyos sa kanyang puso at sa kanyang isip. Kaya nasabi niya na paano niya magagawa itong malaking kasalanan. Alam ni Joseph na ang paggawa ng ganitong bagay ay isang kasalanan at laban sa Diyos. Dahil alam niya kung ano ang utos ng Diyos. At hindi siya natukso, kaya kahit araw-araw siyang inaakit sapagkat lagi niyang nasa isip ang Diyos, hindi naging matagumpay ang tukso labang kay Joseph. Sabi nga sa kasulatan, sa Romans 8:37, sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan ni Yaong sa atin ay umibig. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya alam niyo mga kaibigan, matutupad natin at makakasunod tayo sa utos ng ating Panginoon kapag ka ang Panginoon ay laging nasa puso natin. Kapag ang kautusan ng Panginoon ay nananatili sa puso't isipan ng bawat isa, tatandaan po natin mga kaibigan, mga kapatid, na tayo po ay malalayo sa anumang tukso, lalo na pagdating sa issue ng pangangalo niya. Nangangako ang Diyos na tutulungan tayong magtagumpay sa anumang tukso kung hihingi sa Kanya ng tulong at lalayo tayo sa mga tuksong ito, sapagkat alam natin na ang Diyos lang ang may kapangyarihan at natutulong sa atin upang tayo po ay maging mananagumpay. Ikawalong utos po sa ating pag-ibig sa kapwa, huwag kang magnanakaw. Ito po ang batas tungkol sa katapatan. Ang sabi po sa Leviticus 19:11, huwag kayong magnanakaw ni mangdadaya ni magsisinungaling ang sinuman sa iba. Wala pong taong natutuwa sa sinungaling at mandaraya. Ay lalo na po ang Diyos. Lalo pat nakikita niya ang lahat ng nangyayari sa mundong ito. Ang mga ganito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sabi po ng Biblia sa 1 Corinto 6:9-10, ni ang mga magnanakaw, yan, masasakim, mga manlalasing, mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya kailangan maging maingat po tayo. May binabanggit pa rin po sa banal na kasulatan na kailangang maging tapat tayo, at ito po ay tungkol sa paghawak natin ng ating salapi at hanap buhay. Sabi ng Diyos, ninanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Malakias 3:8. So ibig sabihin, hindi lang pala tayo nakakapagnakaw sa ating kapwa, kundi maging sa Diyos. At kung ang pagnanakaw sa ating kapwa, nagagawin natin sa ating kapwa, ay isang kasalanan, higit pong mas malaking kasalanan sa Diyos kapag siya ang pinagnakawan natin. Paano po ito? Ang 10 bahagi po at mga handog ay banal para sa Diyos at dapat daw ibalik natin ito sa Panginoon. Ito ay para magamit sa Kanyang banal na gawain, dahil ang totoo, ang lahat sa sanlibutang ito po ay sa Panginoon. Ginawa lamang niya tayong katiwala sa Kanyang pag-aari, at kailangan kilalanin natin siya na ating dakilang tagapagbigay o may-ari ng lahat. Sabi po ng Biblia,
ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito. Ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Ang pilak ay akin, ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya wala po tayong pwedeng angkinin sa lupang ito. Pag sinabi pong katiwala, tayo po ay manager ng mga pagpapalang ipinagkakaloob, pinagkakatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. At wala ho tayong karapatan na atin pong kanyahin ang lahat ng mga bagay na ating tinatangkilik sapagkat lahat ng yan ay galing sa Panginoon maging ang ating pong buhay. Kaya po, ang hinihingi ng Panginoon na 10 bahagi ng mga pagpapalang tinatanggap natin sa Diyos ay dapat po natin itong ibinabalik sa Kanya sapagkat hindi po ito sa atin. Ibinabalik lang po natin sa Kanya yung para sa Kanya. Iba po kasi yung ibinibigay, halimbawa kung ako po ay magbibigay ng tithe, hindi ko po dapat sabihing magbibigay, kundi akin pong ibinabalik yung aking 10 bahagi. Dahil iba po yung nagbibigay sa ibinabalik. Pag sinabi mong ibibigay, yan ay sayo. Binigay mo sa isang tao. Pero pag sinabi mong ibabalik, hindi yan sayo. Binabalik mo doon sa siyang may-ari ng bagay na yan. Kaya malaki po ang pagkakaiba. Ganun. Eh kadalasan, nagiging madamot tayo pagka naandun tayo sa salitang magbibigay. Yan. Ha? Pagka sinabi natin yung salitang magbibigay, minsan nagkakaroon tayo ng problema. Lalo na kung sasabihin nating ibabalik. Ano? Mas malaki ang magiging problema natin doon dahil ang sabi po sa atin ng banal na kasulatan, ito po ay isang paraan ng pagnanakaw. At ang sabi ng utos ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Ayan. Sabi sa Leviticus 27:30, at lahat ng 10 bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupa o bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. Kaya po yung 10 bahagi, yan po ay banal sa Panginoon. Kasi yan ay sa Kanya. Sa Kanya yan. Kaya kung ikaw ay merong punong kahoy, halimbawa merong kang mangga, at yung mangga na yan ay dumami, napakarami ang naging bunga, at ibinenta mo yung mangga, dapat yung pinagbentahan mo ng mangga, yung 10 bahagi nun, ibabalik mo sa Panginoon yun. Dahil yun ay sa Kanya. Hindi mabubuhay ang mangga kung wala ang intervention ng Panginoon. At tatandaan natin, na kung tayo ay katiwala, alam nyo, sa hatian ng Diyos at ng tao, laging lamang ang tao. Alam nyo kung bakit? Kasi kung 100% yan, isipin natin, 90% niyan sa atin. 10% lang yung sa may-ari. Aba, ay kung ako ang magninegosyo at ganyan ang hatian, luging-lugi ako, di po ba? Eh, ang problema nga kung minsan, lugi na nga ako, ninanakawan pa ako. Bakit po? Kasi 10% na nga lang yung sa may-ari, sa Diyos, 90% dun sa manager ng mga tao, tapos yung 10% minsan itinatago pa. Ayaw ibigay, ayaw ibalik sa Panginoon. Sabi po ng Biblia, huwag kang magnanakaw. Dahil dito, nais ng Diyos na kilalanin natin siya na may-ari sa pamamagitan ng pagbabalik natin ng 10 bahagi ng ating kinikita at pagbibigay ng mga kusang loob na handog o offering. Ang mga salaping ito ay gagamitin ng Diyos sa pangsuporta sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa pagtuturo ng kanyang mga utos at banal na kalooban katulad ng ating pong ginagawa ngayon. Sabi po ng Biblia, 1 Corinto 9:14, gayon din naman, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya doon po sa ating mga pastor, sa ating mga evangelist, ito po ang sinusuporta natin sa kanila sapagkat sila po'y mga manggagawa ng Diyos na dapat po dito natin sinusuport ang pera ng Diyos. Hindi po yung pera nyo, ha? Hindi pera ng tao, ha, kundi pera ng Diyos sapagkat sila po ay mga manggagawa ng Diyos. At kung paanong sa lupang ito ay dapat tapat tayo sa ating pinaglilingkuran,
Ganun din sa Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. Sabi po ng unang Korinto, 4 Diyos kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay dapat maging tapat. Sapagkat ang lahat ng tao ay haharap sa hukuman ng Diyos, at tandaan po natin, mga kaibigan, wala tayong maitatago o maililihim sa Kanya. Ang 9 na utos po ay ito, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Ito po ang kautusan tungkol sa pagiging makatotohanan o yung tinatawag nating truthfulness. Ang pagiging dalisay ang puso at makatotohanan ay mga likas na hinihiling ng Diyos na mapa sa atin bago tayo ipasok ng Diyos sa Kanyang banal na bundok o ng Kanyang syudad. Sabi po sa Awit 24:3-4, sinong aahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa Kanyang banal na bundok? Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso at hindi sumusumpa sa mga kabulaanan. Ayan. Sa kanya-kanyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila nga'y mga walang dungis. Apokalipsis 14:5. Kaya mga kaibigan, sa mundong ito ng kasalanan, ang tukso po ng pandaraya para sa anumang kadahilanan ay pangkaraniwan na lamang. Subalit ang Diyos ay may mataas na pamantayan na dapat pagsikapang abutin ng tao sa tulong ng Panginoon. Ating idalangin tuwi na, mga kaibigan, na ang Diyos ang mag-ingat ng ating mga labi at ng ating puso, at ang dalangin ito ay dapat nating idalangin araw-araw sa Panginoon, na ang sabi sa Awit 141:3, maglagay ka ng bantay o Panginoon sa harap ng aking bibig, ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Wow, napakagandang prayer po ni Haring David, na sana ito rin po ang maging prayer natin para hindi po tayo makapag-commit ng pagsisinungaling sa ating pong mga buhay Kristiyano. Ang 10 utos po sa pag-ibig natin sa ating kapwa ay huwag kang mag-iimbot. Ito po ang kautusan ng pagiging mapagkasya o pagkakasya o contentment. Ganito po ang payo ni Apostol Pablo, manggagala kayong lagi sa Panginoon, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ang inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayan na aking kinaroroonan. Ano raw po ibig sabihin ng salitang contentment sa Tagalog ay masiyahan? Ha? Naranasan po ni Apostol Pablo, mga kaibigan, ang maging mayaman. Isa siyang professional, isa siyang lawyer, isa siyang manananggol, at naranasan niya ang mabuhay sa kasaganaan. Pero naranasan din ni Apostol Pablo na siya'y maghirap. Naranasan niya na siya'y pinersecute. Naranasan niya na siya'y magtago. Naranasan niya na siya ay magkaroon ng hindi magagandang bagay na pangyayari sa buhay niya. Pero sa lahat ng ito, ang sabi ni Apostol Pablo, natutunan ko ang maging maligaya at maging masiyahan. Kaya sabi niya dun sa ating binasa kanina, rejoice in the Lord always. Lagi tayong dapat maging maligaya. May COVID-19 man o wala, mga kaibigan, may tinatanggap man tayong SAP o wala, tayo man ay nagkakaroon ng maraming mga alalahanin sa buhay, huwag po sana itong magdudulot ng kalungkutan sa atin, sapagkat ang sabi, sa lahat ng oras, dapat po tayo ay masiyahan. Alam po ba ninyo na ang tao na walang kasiyahan, walang contentment sa buhay, ito po yung mga taong nagkukumit ng ganitong paglabag sa utos ng Diyos na huwag kang mag-iimbot. Yan. Kasi bakit? Kasi wala po tayong contentment, no? Ang isang taong walang hindi kontento sa kanyang buhay na tinatanggap niya galing sa Diyos ay isang taong nagpapakita ng kahinaan at kawalan ng tiwala sa Diyos. Dahil ang isang taong positibo ang buhay, ang isang taong marunong magtiwala sa Diyos ng buong puso at buong pag-iisip niya, alam po ba ninyo, mga kaibigan, na siya yung taong sa lahat ng oras hindi siya nag-aalala. Ano? Hindi siya nag-aalala.
Kaya niyang umiti sa gitna ng maraming krisis sa buhay. Nagiging mapagpasalamat siya sa Diyos at hindi siya nakakapag-isip na mag-imbot ng bagay na hindi sa kanya dahil siya po ay positibo na alam niya na ang Panginoon ang magsusupply ng lahat ng kanyang pangangailangan. Dahil yan po ang pangako ng Panginoon sa atin. Kaya, isang likas ng anak ng Diyos na dapat ay makamtan ay ang maging kontento tayo sa buhay. Na hindi nananaghili sa iba o nag-iimbot ng hindi kanya. Marami po ngayon ang yumayaman dahil sa pangangamkam ng hindi kanya. Sino man yon, sabi, parurusahan po ng Diyos. Sabi po sa banal na kasulatan, kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Yan. Dadapot ang mga nagsisipag nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Dadapwat ikaw o tao ng Diyos. Tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis at sa kaamuan. Unang Timoteo 6:8-11. Napakaliwanag po ng sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Para hindi po tayo makagawa o mag-imbot ng bagay na hindi sa atin at magkasala tayo laban sa kautusan ng Diyos, dapat mabuhay po tayo ng kontento sa buhay natin. Sabi po ng banal na kasulatan bakit tayo mag-aalala sa mga bagay sa mundong ito? Tayo pa namang mga tao, masyado tayong maraming inaalala sa buhay. Ano po? Yan, minsan kumakain tayo ng tanghalian, iniisip na natin kung anong kakainin natin sa kinagabihan. Ang mahirap ay kung wala naman tayong iisipin, isip tayo ng isip. Oh, lalong magkakaroon tayo ng hindi magandang karanasan sa ating kalusugan. Kaya maraming mga taong nagkakasakit. Hindi lang dahil sa mga bagay na nangyayari sa ating mundo, kundi dahilan sa kawalan ng tiwala, pagiging negatibo sa ating buhay. Subukan po ninyo mga kaibigan na maging positibo ang buhay. Yung bang kahit na anong mangyari sa buhay natin, kaya nating maging masaya. Ano? Kasi alam natin, andyan ang Panginoon, ano man ang ating pangangailangan, isusupply ng Panginoon yan according to His promise. Sabi ng Panginoon, tignan ninyo yung maya sa parang. Hindi nga yan sila nagtatanim, hindi yan sila umaani, pero bakit nabubuhay sila? Dahil pinagkakalooban sila ng buhay ng Diyos. Hindi baga mas higit pa kayo sa mga ibon na yan? Para kayo ay pakainin ng Panginoon at ibigay sa inyo ang inyong pangangailangan. Tignan nyo ang liryo sa parang. Nagbibihis ng napakaganda. Hindi baga mas higit pa kayo sa liryong niya na ipagkakaloob ng Panginoon sa inyo ang inyong pananamit? Bakit gagawin nating dahilan yung mga bagay na yon para tayo po ay mawala sa Panginoon? At tayo po ay makapag-commit at makalabag sa kautusan ng Diyos na kailangan pa nating imbutin ang bagay na hindi sa atin para lang tayo maging maligaya. Hindi po. Hindi po tayo magiging maligaya kapag tayo po ay sumusuway sa utos ng Diyos. Sabi sa ating binasa kanina sa una, ang isang taong nagagalak at ang isang taong masaya ang buhay ay yung taong marunong sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng Panginoon. Dahil ang pangako ng Panginoon, sabi niya sa atin, unahin natin ang Panginoon at ang kanyang kaharian. At lahat ng bagay na ito o anumang pangangailangan natin, mga kaibigan, ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Sabi nga, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Nakita niyo yung salitang, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Napakaliwanag po niya, sapagkat siya na rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin at sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Nakita niyo yung magandang pangako ng Panginoon, mga kaibigan? Kailangan ba nating sumuway sa utos? Gayong merong magandang pangako ang Panginoon sa Hebreo 13:5. Sabi niya, hindi niya tayo pagkukulangin. Bakit nawawalan tayo ng tiwala kuminsan sa Diyos? Eh siya naman ang nagbibigay ng buhay sa atin. Mga kaibigan, gusto po ninyong magkaroon ng halaga ang buhay natin sa lupang ito. Gusto ninyong magkaroon ng
ng direksyon ang buhay natin sa lupang ito, mga kaibigan. Sabi po ng banal na kasulatan, ingatan natin ang utos ng Panginoon. Sabi pa, huwag kayong magtipo ng kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw, kundi magtipong kayo ng kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira ang tanga kahit ang kalawang at do'y hindi naghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Yan. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, Kawikaan 19:17. At ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Kaya dapat po maging maganda ang ating pong relasyon sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagpapahalaga natin sa pangangailangan at karapatan ng ating kapwa. At kung tapat tayo sa Diyos sa pagbigay para isulong ang kanyang gawain, ay may pangako siya sa atin, sabi ni Pablo sa Pilipos 4:19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. Kaya napakaganda po. Sa halip na tayo po ay mag-imbot ng hindi sa atin o yung imbutin natin yung bagay na sa ating kapwa, tulungan na lang natin yung ating kapwa. Ano? Yan. Pahalagahan natin siya. Kasi sa ganung paraan ay maipapakita natin sa kanya na mahal siya ng ating Panginoon. Kaya huwag kayong mga balisa na magsasabi ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin o ano ang aming darampin, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng hintil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan niyo ang lahat ng mga bagay na ito, ang sabi ng Panginoon, dadapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. At ang pangako ng Panginoon, lahat ng bagay ay kanyang ibibigay sa atin. Yan po ay nakatala sa Mateo 6:31-33. Ang lupang ito na puno ng kasalanan, kasakiman, pagpatay, karumihan at kasinungalingan ay huhukuman ng Diyos. Subalit ang nagmamahal sa Diyos ay magiging iba sa kanilang gawain at likas, dahil ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito, at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayang ko. Hebreo 8:10. Upang ang kahilingan ng kautosan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Mga kaibigan, ang mga anak ng Diyos po ay makikilala sa kanilang pagsunod sa kautosan ng Diyos, dahil binago sila ng Diyos sa puso at isipan at mga inihanda sa pagpasok ng kanyang kaharian. Sabi po ng kasulatan, mapapalad sila na gumaganap ng kanyang mga utos upang magkaroon sila ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Apokalipsis 22:14. Juan 14:15, ang sabi, kung ako ay inyong iniibig, tutuparin nyo ang aking mga utos. Ngayon, kaibigan, Ikaw ba ay nagpapasyang umibig sa Diyos at nagnanais tumupad ng kanyang mga utos? Salamat po sa inyong pagtubon. Tayo po ay pinagkakalooban ng Diyos ngayon ng isang pagkakataon na tayo ay magpakilala ng ating pag-ibig, hindi lang sa Diyos kundi maging sa ating kapwa. Kaya kung ninanais po natin at pinapasya natin sa ating mga puso at sa ating sarili, na tayo po ay patuloy na susunod sa kanyang kautusan, sapagkat ito ang kanyang layunin sa buhay natin, ay nais ng Panginoon na maging kasama natin siya sa ating paglalakbay sa buhay na ito, upang sa lahat ng oras ay maganap po natin ang kalooban ng ating Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin. Dakila po naming Diyos na mahabagin sa lahat, salamat po ng marami sa inyong pakikisama sa amin at sa aming pong pag-aaral. Ay pinagkalooban niyo po kami ng karunungan ng aming kaisipan upang maunawaan po ang mga bagay na nais niyong sabihin at ibigay sa amin, sa bawat isa sa amin. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nawa po ang patuloy na kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang siyang inyong patuloy na ipagkakaloob po sa amin, upang kami po ay patuloy na makaganap
sa kautusan na inyong pinagkaloob sa amin bilang layunin po ninyo at dahilan kung bakit kami po ay inyong patuloy na pinagkakalooban ng Diyos. Sana po sa pagganap namin ng mga utos na ito ay amin pong mapahalagahan ang buhay namin sa lupang ito at kayo po mismo na siyang nagbibigay nito sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyong patuloy na patnubay at sa inyong paggabay sa bawat isa sa amin na patuloy na ang iyong pagpapala at ang inyong basbas ang siya naming maranasan sa bawat oras at ang inyong pagpapatawad sa lahat po ng aming mga kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.